pag sa trabaho po natin, lalo-lalo na sa mga baguhang pintor, hindi po talaga gaanong ano pa, kabisado pa gumamit, gawa nung hindi naman po lahat ng mga kasamahan nating mga sprayer na tinuturaan tayo. Karamihan po sa mga nag-i-spray po, wala pong pakialam sa mga kasama. Totoo po yan. Hindi po sila nagtuturo dahil nga ayaw nilang matuto kayo. So pagka ganon, dito po sa channel ko, tuturuan ko po kayo kung ano man yung hindi ninyo natutunan doon po sa inyong mga kasamahan. So, ayan, maraming salamat. Ang ipapakita ko po sa inyo na video ngayon ay hindi po pagpipintura o pagbabarnis, kundi papakita ko po sa inyo ang spray gun po na in-order po mula po sa Lazada. Dahil alam naman po natin na ngayon po ay naka-under quarantine po tayo at hindi po tayo makabili para lumabas. Wala rin bukas na hardware para bumili tayo ng gamit. So, naisipan po na may-ari yung magpagawa po na u-order po siya sa Lazada para po magawa yung gusto niyang ipagawa sa akin. Dahil totoong varnish po ito. Dahil furniture yung gusto niya ipagawa. So, ayun na nga, umorder siya at dumating kanina lang po, 600 plus. Ito po yung spray gun na tigwanto, pero umano sila, nag-sale po sila at bumaba po na 600. Kasama na po yung ano, yung delivery po. So, kung kayo po ay bago lang sa aking channel, panoorin po ninyo mula sa simula hanggang sa dulo, lalong-lalo na sa mga baguhan ng mga pintor at yung mga gustong matuto po magpipintura sa pamamagitan po ng pag-i-spray. Dahil hindi lang po basta ipakita ko po sa inyo kung ano yung mga ipakita ko dito, kundi ituturo ko rin po sa inyo kung paano gamitin yung spray gun na ito. So, bubuksan na po natin. Ito po'y galing sa Beldmeat. Ayan. Sa kanila po galing ito. Tingnan nyo yung karton. So, ganyan po ang problema sa pag bumili ka sa internet. Hindi mo talaga alam kung okay ba. Pero dito naman, kung kaya man yung karton, okay lang. Basta yung loob nito, okay. So, i-check po natin. Ang code po ng spray gun na ito ay F-75. Ayan. F-75. So, iyan na po yung forma niya. Ayan. Heavy duty po yan. Heavy duty na spray gun. So, gawa po siya ng, ang sabi dito, Germany tools. Hindi lang po natin sigurado kung talagang galing Germany ito dahil naglipa na po ang gawa ng China. Okay. So, ito na po siya. Ito po yung pinaka-tanky niya. Ayan. Ayan po, yung cap niya. Yung pinaka-takip. Hindi po siya thread. Hindi po siya threaded. So, salpak lang diretso, hindi siya iniikot. Ganyan. Ayan. Kung napansin ninyo mga boss, meron siyang breather. Itong maliit na butas na ito. So, ayan, kung nakita ninyo, ayan, oh. Ayan. Breather, yan, singawan. Pagka yan nasaraduhan, ibig sabihin, pag nasaraduhan yan, dito po lalabas sa mga gilid. So, marumi. Lalabas po
dito sa mga gilid na ito, agos po dito, marumi po tingnan yung spray gun. So kailangan lagi pong nakabukas yung breather na yan, yung singawan na yan. Okay. And then next, ito po yung pinakapihitan niya, pihitan niya. So ayan po. Yan yung itsura niya. So ito yung trigger. Yan. Yan yung trigger. Tapos dito po ikukunik yung hose mula po sa compressor para magkaroon po siya ng hangin. So, alin ang ano niya, connector niya. Ito po. Ito po yung connector niya. So, dito po ilalagay yung hose. Dito isasalpak yung hose mula doon sa compressor. Yan. Tapos, ikakapit po dito. Ayan. Ayan. So, yan na po yung itsura niya. Ayan. Ngayon, ano po ang gamit nito? Ito po yung control ng hangin. Ito po yung nagko-control ng hangin. Pagka ito isarado mo, pag nakalak ng ganyan, kahit pa yung hangin ng compressor naka-full, tapos isarado mo dito, wala pong lalabas dito pagka pinihit mo, wala pong lalabas na hangin. So, kailangan mong buksan. Ganyan. At dyan mo i-adjust kung gaano ba kalakas yung hangin ang gusto mong mangyari. So, yan po yan. Dito naman po tayo. Ito po, para po saan ito? Para po ito, control po ito para po sa pintura. Kung isarado mo ito ng ganyan, pag i-fold mo ng sarado, pag pinindot mo, walang pinturang lalabas kahit pa may hangin. Okay? Kahit pa mayroon siyang hangin, walang pinturang lumabas kapag isarado mo. Pero kapag buksan mo siya, may lalabas na po. So, kapag higpitan mo siya, parang nasasakal yung pintura. Hindi gaanong lumalabas. Magtaka ka, bakit walang pintura gaanong lumalabas? So, magaspang ang trabaho. Kailangan mo siyang buksan. Yan, baluagan mo para banayad yung labas ng pintura dito po sa nozzle na ito. So, tandaan niyo ha, ito yung para sa pintura at ito naman po, para saan po ito? Ito po yung control kung gaano po kalapad o gaano po kaliit ang buga na lumabas magmula po dito sa nozzle na ito. So, kapag sinarado mo siya ng ganon, maliit yung labas ng pintura. Parang kadaliri lang na matulis ng pagano'n. Mas maliit pa sa daliri. Ganyan. Pag isarado mo siya. O higpitan mo siya. Pero pag binuksan mo naman siya, kung gaano ka kuhan yung bukas, halimbawa po, pag ganyan, lalapad yung kanyang spray. Yung kanyang paglabas ng pintura, lalapad po. So, pagka ganyan, buksan mo siya ng maluwag. Ayan. Ngayon, ano pong gamit nito? Itong dalawa na ito, mga boss, may mga butas po yan sa gilid. Hindi nyo lang ganong makita. So, ayan, may butas po yan, maliliit. Dalawang piraso po. Control po yan para po sa paglabas ng hangin na hindi po hiwa-hiwalay yung pintura na lumabas. Kung pa ganyan po ang pintura, pa ganyan lahat, hindi yung sabog. Hindi sabog. Yan yung control po. Yan yung nag-control sa hangin para pag-isahin niya yung pintura. So, ayan. Ngayon, kagaya rin po yan sa dito sa breaker na ito na kailangan nakabukas. Dito po, kailangan din po ito nakabukas palagi, yung butas dyan. Tapos, meron po itong tigdalawang butas dito sa magkabilaan na maliit. Dalawang piraso. Kailangan din pong libre yan. Kailangan pong nakabukas din palagi yan. Dahil sa oras na merong mabarahan dyan na isa,
na butas, siguradong hindi po maganda ang kinalabasan ng spray. So kailangan malinis yan. Paano linisin? Ibababad lang po yan sa locker thinner o kaya sa locker flow. Gamitan mo nitong brush na ito. So ipabrush mo lang siya ng gano'n. Ayan. Para malibre yung ano, yung butas na yon. Ngayon, kung magtanong kayo, boss, paano ba yan pag nag-spray tayo ng left and right? Ano ang posisyon ng nozzle? Ang posisyon po, ganyan na. So, ito yung pinakapalatandaan mo eh. Pag ganyan, left and right yan. Ayan, oh. Left, tapos right. So, ibig sabihin yan, ang buga pag ganyan. Left, right, ganyan, pababa, pataas. Ngayon, kung pababa,